Yung biniling ko sa'yo, ha? Huwag mong pababayaan itong si Martha. Sige na ako ng bahala dyan. Ay, ayoko, nay! Nay! Ito yung bata, ha? Oo! Sige na! Nay! Ka! Ka! Jerry, pangako, magbabayad ako. Ka! Pero huwag ngayon, wala akong ipabayad sa'yo. Tay! Anak mo, talaga na. Ganda pa. Dugo at lamang ko itong ibabayad ko sa'yo. Malaking halaga to. Yun yung lahat ng sasabihin ko sa'yo. Tandaan mo, napakalaki ng utang sa akin ng tatay mo. Ikaw may babayad ng lahat ng yun. Biis ka. Bagong kang guest. Para nag-iisa lamang po ako sa mundo po na yun. Leching buhay to. Mamalasin ka nga naman talaga. Panalo na, natalo pa eh. Hoy, ikaw, kung hindi ka mag-aakyat ng pera dito sa bahay, iluluto na lang kita, ha? O nga! Day, ito po! May dala po akong pera. Marami pa ako nabenta kanina sa Sampaguita, kaya may pang-ulam po tayo. Eh ano naman ang mabibili niyang barya-barya mong kinita? Eh kulang pa yan, pantaya ako sa sabong eh. Paano kung itigil na lang po yung pagsasabong niyo? Ang laki po kasi ng pinagbago ninyo eh. Wala na po kayong ibang iniisip kundi yung manok tsaka pantaya ninyo. Hoy, tumigil ka nga, huwag mo nga akong pakialaman ha. Alam mo, ikaw ang malas dito sa pamamahay na to eh. Kung hindi ka nagkasakit noon, eti sana hindi naubos ang pera namin ng nanay mo. Sana mayaman na kami ngayon! Magpamahay! Siguro naman pwede na kitang singilin ngayon sa mga utang mo na. Ay, wala naman akong utang sa inyo na, eh! Diyos ka yung pera ko! Wala! Sasaktan ka sa akin, ha? Liniga! Martha, huwag mong bibintangan ng tatay mo ng kung ano-ano. Mabigat yan eh. Hindi ako nabibintang na itotoo po lahat ang sinasabi ko. Hinding-hindi ako maniniwala sa kasinungalingan mo dahil hindi magagawa yun sa'yo ng tatay mo. Kahit kailan. Huwag mo nang uulitin yan, ha? Huwag mo nang uulitin yan. Naintindihan mo? Mag-aral ka. Huwag kasinungaling. Nay! Martha! Nay, huwag niyo na po akong iiwan, Nay. Sige na, Nay, please. Nay, sasama na lang ako sa inyo. Kaya magtatrabaho na lang, tipo ako. Huwag niyo na po akong iiwan. Hindi naman ako papayag ng ganun. Kaya nga ako aalis, hindi ba? Kaya ako magtatrabaho sa malayo para makapag-aral ka, para maganda buhay mo. Tapos magtatrabaho ka, hindi pwede. Hindi pwede naman yun. Kaya ko naman magtrabaho eh. Promise po, hindi po ako magiging pabigat sa inyo. Martha, anak, ano bang kinakatakot mo? Andito naman ang tatay mo eh. Hindi ka naman pababayaan yan. Tong, yung biniling ko sa'yo ha, huwag mong pababayaan itong si Martha. Baka naman lahat ng padala ko eh, ipangsabong mo lang. Oh, ito na namang pagsasabong ko, nakita mo. Sige na, ako na bahala dyan. Ay, please po, huwag niyo akong iwan dito mag-isa. Please po. Anak. Ay, please po.
Anak, asensya ka na, ha? Pero yung susundo kasi sa akin, tumawag na andyan, ha? Ha? Kailangan ko na umalis, ha? Pasensya ka na. Tatawag ako sa'yo, ha? Magpapakabait ka dito, ha? Nay! Sige na ako ng bahala dyan. Ayoko, nay! Nay! Itong yung bata, ha? Oh, sige na. Dito ka na lang. Marta, sige na, anak. Andyan ang tatay mo. Sige na. Dito ka na lang, nay. Nay! Masok ka na rito sa loob. Nay! Jerry. Jerry, pangako, magbabayad ako. Sa makalawa, darating yung pera ng asawa ko. Kung wala ka palang pera, huwag kang tumaya na malaki. 100,000 na yung utang mo sa akin. 100,000. Jerry. Jerry. Hindi na ako tataya. Pangako yan. Magbabayad ako. Tay! Tay! Anak mo? Dalaga na. Ganda pa. Alam ko na. Alam ko na kung paano ka makakabayad sa akin. Iya. Tay. Tay, ano to? Tay. 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 Tay! Nak, pasensya ka na. Wala akong magawa eh. Tay, hindi. Tay, huwag niyo naman gawin sa akin to. Tay, huwag niyo naman ako ibigay sa kanila. Jerry. Jerry! Tawan niyo ko, Tay. Tay. Dugo at lamang ko itong ibabayad ko sa'yo. Ha? Malaking halaga to. Anak ko to eh. Eh, ano man namang wala man lang sukli. Tay. Ha? Eh, kailangan ko rin ng perang panimula, Jerry. No. Tay, Tay, huwag niyo naman gawin sa akin to, Tay. Bitawan niyo ako! Bitawan niyo ako! Tay! Nabawal ang ilan niyo! Hindi ko kayo magpapatawan! Bitawan niyo ako! Bitawan niyo ako! Bitawan niyo ako! Susugal-sugal ka pa. Bago namin putahe. Hey, Mr. Morales, batang bata pa yan. Ganda. Pangunong. Alam mo. Sige, dali mo siya sa akin. Ang dadalhin, ayoko. Wala ka nang pakialam dyan. Kaya ka. Sir,
Mukhang labag sa loob ng babae yung pinapagawa nyo. Sigurado ba kayong dito yun para magtrabaho? Maawa naman po kayo, batang-bata pa yan. Ano pakialam mo? Pantay ka lang dyan. Ha? Oh! Diba? Kiss! Ayos ko. Ayaw ko nang pasaway dito. Gawin mo lahat ng sasabihin ko sa'yo. Tandaan mo! Napakalaki ng utang sa akin ng tatay mo. At ikaw? Ikaw ang magbabayad ng lahat ng yun. Bihis ka. Bagong kang guest. Bilisan mo. Masamang tao. Ako si Daniel. Guardia ako dun sa beer house. Gusto lang itang tulungan. Pasensya ka na kung inuwi kita na di mo alam. Kamusta yung pakiramdam mo? Gusto ko lang malaman. Ba't mo ako tinulungan? Kasi gusto ko ita. Ang una kitang makita sa club. Nahulog na yung loob ko sa'yo. Kaya nagantay ako ng pagkakataon para maligtas ka kasi. Alam kong hindi ka bagay dun, Marta. Mare! Bakit? Naku, Mare! Hindi mo kakayanin ang ibabalita ako sa'yo! Ewan lang kung totoo. Ano ba yun? Galing akong palengke. Nakita ko yung kabitbahay natin si Agnes. Alam mo ba kung ano sinabi? Ano nga, ano? Yung asawa mo, binenta yung inaanak ko. Ha? Tapos ibinayad niya sa utang. Alam mo, ikaw, hindi totoo yung pinagsasabi mo. Ha? Bawiin mo yan. Kung hindi, magkakagulo tayong dalawa rito ngayon. Kasalanan ko pa, ha? Bakit kaya hindi ka umuwi sa bahay mo nang malaman mo ang totoo? Umiinom ka na naman? Biglaan naman yata yung pagdating mo. Hindi ka man lang nagpasabi. Ito lang ba talaga inaatupag mo? Habang nagtatrabaho ako, nagpapakahirap ako, umiinom ka lang lagi? Kaya ka lang ba umuwi dito, ha? Para sermonan ako? Umuwi ako rito, hinahanap ko yung anak ko. Totoo ba? Ibinayad mo sa utang mo? Nasaan si Marta? Nasaan? Andun, sa beer house.
doon sa beer house ng sabongero mong kaibigan. Ha? Eh, totoo nga! Totoo nga! Baka walang hiya mo? Sige! Sige, sasaktan mo ako? Ito gusto mo? Ha? Ito gusto mo para magkaaway tayo? Ha? Sige! Papatayin ako ni Jerry kapag hindi ako nakabayad sa kanya! Eh, malamang totoo rin yung sinusumbong ng anak mo sa akin! Totoo rin yun, yung kababuyan mo! Napok ako ng kiyama! Kapa! Ito! Hoy! Hoy! Ma! Ano ba? Sumusobra ka na! Kanina ka pa, ha? Aniko! Tess! Tess! Pasensya ka na! Alam mo naman, lasing ako eh! Ikaw naman kasi kinukulit mo pa ako! Itong hawakan! Huwag mo kong hawakan! Wala ka ng asawa! Iiwanan na kita! Tess! Huwag naman ganun! Huwag mo kong iwan! Pwede ba? Yes! Dapat matagal ko na itong ginawa, Totong! Napaka walang hiya mo! Napaka baboy mo! Tess! Tess! Tong! 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 Ano nangyayari? Tong! Tulong! Tulungan niyo kami! Tulong! Thank you. Ang sipag naman talaga. Ay, nako. At siyempre, mas lalong magsisipag kasi nandito ka na. Ay, pati ako na dadamay na rin sa pagkasipag mo. Ngayon, nag-iipon na rin ako. Eh, meron akong naisip na bagong pagkakakitaan. Ano kaya kung mag-buy and sell business tayo? Pero bago yun, ba't natin unahin na puntahan yung pamilya mo? Hindi pa naman siguro huli ang lahat, di ba? Hindi mo alam, Daniel, kung gano'ng kasama yung tatay ko. Eh, yung nanay mo kaya? Si nanay naman, mahal na mahal niya si tatay. Kahit anong mali ng tatay ko, inakampihan niya pa rin. Kaya, kahit gusto ko man silang kausapin, hindi rin naman nila ako papakinggan eh. Martha, mahal. May bisita ka. Anak. Ba't nagpunta po kayo dito? Kung may problema po kayo, sana tinext nyo na lang po ako. Kaya lang naman kami nagpunta kasi miss na miss ka na namin, anak. Gusto namin humingi ng tawad sa lahat na nangyari. Pero masaya kami kasi ano palang nag-aalaga sa'yo? Daniel po. Siya. Siya si Daniel. Siya yung nagligtas sa akin sa beer house. Yung binenta mo ko doon.
bitawarin mo ako. Kamali ang tatay. Nakalimutan kita. Nakalimutan ko kayo ng nanay mo dahil sa pera. Yung isip ko kasi nakatuon lang sa sugal. At saka... naluto na nga alak ang utak ko. Kaya nagawa kita ng masama. Patawarin mo ako, anak. Huwag niyo kong hawakan. Lahat, lahat ng masasamang ginawa niyo sa akin, hindi ko makakalimutan yun. Kaya hindi rin po kita mapapatawad. Umalis na po kayo! Pwede ba? Umalis na lang kayo! Tama na. Alas na lang kayo! Tom, halika na. Tama na. Halika na. Tom, bakit? Tulungan nyo kami! Tulungan! Tulang! 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 Ang sakit lang isipin na hindi naman ganun kadaling kalimutan ng lahat. Tinapatawad na po kita. Sana sinama na lang kita nung nagmamakaawa ka sa akin. Nung iyak ka ng iyak. Sana hindi nangyari sa lahat yun. Ito nangyari sa amin ng tatay mo. Tingin ko karma. Kasi hindi kami naging mabuting magulang sa'yo. Sana, ano, pabayaan mo makabawi pa si nanay sa'yo. Sana mapatawad mo ako. Lahat gagawin ko. Lahat gagawin ko. Nay, hindi mo kailangan gawin yan. Nay, hindi mo kailangan gawin yan. Tawarin mo ako, anak. Sorry. Sorry, anak. Masakit isipin na may mga ama pala na kayang sirain ang buhay ng kanilang sariling mga anak. Literal na impyerno ang pinagdaanan ni Martha. Pero sa huli, kahit mahirap at masakit, ay mas pinili pa rin niya na patawarin ang kanyang ama. Sa kabila ng lahat ng nangyari, ay hindi maiwasang bumalik pa rin sa alaala ni Martha ang mapait na pinagdaanan sa kamay ng sarili niyang ama. Para nagkaroon po ako ng depression po noon. Dahil po doon, parang hindi ko po na ipagpatuloy po na maayos ang pag-aaral ko. Subalit naniniwala siya na habang lumilipas ang panahon, ay unti-unti nitong inaagos ang bigat ng kanyang dinadala. Iniisip ko na lang po, ang Panginoon na lang po ang tanging kasama ko po sa lahat na parang nag-iisip na siya lamang po ang gumagabay sa akin sa bawat mga pangyayari po sa buhay ko po na yun. Laking pasasalamat ni Martha sa kanyang ina na hindi na siya iniwan matapos ang lahat ng nangyari. Mahal na mahal ko siya. Kung pwede buhay ko, ibibigay ko sa kanila para lang na sila mabuhay. Dahil nagbabasa ko ng buhay, maganda yung naitatanong siya. Inilapit namin si Martha sa isang life coach para makatulong sa pagproseso sa pinagdaraanan niya ngayon sa buhay. Si Martha ay mayroong tinatawag na post-traumatic stress disorder. At hindi ito biro dahil meron siyang mga hindi magagandang karanasan na nangyari sa kanya. Nagkakaroon siya ng panginginig,
Although may eye contact naman siya, pero naluluha siya sa simpleng tanong o pakikipag-usap. Martha, masaya akong ibinapaalam sa iyo na bukas ang aking talk therapy coaching counseling para sa iyo at tutulungan kitang makabangon. May munting hinanda ang wish ko lang para sa iyo, Martha. Isa-isahin na natin ang mga ito. Libangan at pinagkakakitaan ng araw ni Martha ang pananahi. Kaya naman binigyan namin siya ng bagong sewing machine. Kompleto na yan kasama ang mga kakailanganin mo sa pananahi. Thank you po. Maraming salamat po sa isang ano niyo po. At para naman sa inyong pangnegosyo, may mga negosyo package kami para makatulong sa inyong mag-ina. Merong mga specialty goods, frozen meat, at mga beauty product. Para naman makapag-relax kahit papano ang mag-ina, binigyan namin sila ng salon tantening treat. At syempre, ang wish ko lang savings, tulong pinansyal para sa inyong mag-ina. Papasalamat po talaga ako sa Panginoon dahil nagawa niya pong pakinggan ang aking panalangin na magawa po akong dinggin ng wish ko lang. Mga kapuso, lagi po nating tatandaan, hanggat hindi tayo napapagod, humiling at maniwala, hindi tayo mapapagod, lumaban sa buhay. Ako po si Vicky Morales at ito po ang Wish Ko Lang.